mga kamuto, welcome to my channel. Sa video ito guys ay ipapakita ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng hazard gamit ang ordinary switch lamang. So di mo na kailangan bumili ng hazard switch. So itong switch lang ang gagamitin natin. Yan. Guys. So ganyan ang gagawin natin guys. So samahan niyo ko. Ang una natin gagawin guys is siyempre babaklasin muna natin yung kanyang head para makita natin yung mga wiring sa loob. So so ang gagawin lang natin mga kamuto ay hanapin natin yung kanyang signal light, yung left and right. Ito yung left, then ito yung right. So titingnan natin kung anong kulay yung kanyang wire. Itong green guys is ito talaga yung kanyang ground, so huwag na natin itong kialaman. Kung titingnan lang natin is yung kulay orange tsaka kulay sky blue. Then pag nakita na natin yung dalawang kulay na yan, hanapin naman natin yung wirings na nanggaling dito sa kanyang switch. Ito, sundan lang natin tong malaking harness, hanapin natin yan. So ibig sabihin ito siya. Ngayon ito yung kanyang socket, diba? So kung anong kulay yung nanggaling dito sa kanyang signal light, itong dalawa yun din ang hanapin natin dito. So kulay orange guys, kulay orange and sky blue. Yan, kung mapapansin nyo may meron na siyang sugat kasi nailagay na natin to, kumbaga nagamit na natin. So ngayon para sigurado tayo, gagamitan natin siya ng test light. Okay, papakita ko sa inyo guys. So ito guys yung test light na gagamitin natin. Bali, madali lang to guys gumawa ng ganito. Ilalagay ko sa description yung link ng paggawa ko nito para makita nyo rin. Itong isang linya iipit natin sa body ground kahit saan. So dito natin ilagay. Ngayon iuun natin yung kanyang ignition key, then yung kanyang signal light sa right. So ibig sabihin yung right is kulay green, kulay sky blue. So titingnan natin kung gagana nga siya. Walang ground pala to. So ilipat natin yung kanyang body ground. Yan guys. So ibig sabihin tama yung nakuha natin linya. So yung kaliwa naman guys, yung kaliwa naman kulay orange, so tama, umilaw siya. So ito nga yung kanyang linya. Yun guys, dito na papasok yung ating switch. Yan, bali dinugtungan ko siya para humaba. Yun guys, then itong switch guys is ilalagay natin dito kung saan pwede natin ilagay. Kung portable tayo, then yung wire is igagapang muna natin sa may socket, malapit. Yes.
dito na. Yung dulo ng switch na to, ikakabit natin dun sa lalapit natin para makikita. Itong dulo ng switch na to, ikakabit natin dito sa tag isang linya ng dalawang signal light na linya. Ayan, saka natin nalagyan ng electrical tape. Guys, okay na, nakabit na natin. So dahil nakabit na natin guys, ibalik na muna natin itong kanyang light. Then dito naman tayo sa paglalagay ng ating switch. So sa akin guys ay dito ko napiling ilagay sa malapit sa kanyang busina para mas madali akong pipinot kung sakaling mag-hazard sa ako or i-off ko yung hazard. Then tatalian lang natin ang cable tie. Madali tayo mag-switch. So ngayon ay titestin natin kung gumagana ba siya. Ito natin. Ayan. So sa kabila wala. Then iyon natin yung hazard switch. So ayan guys. Guys, pareho siya gumagana. Tingnan natin yung likod. So, ayan. Okay rin guys. So, yung dito naman, indicator, okay. So, successful yung ating gawa guys. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano pag-switch nito. Bali, ang switch nito guys, ito yung sa hazard. Then, kahit saan dito, kahit sa kaliwa o sa kanan, yan. Kailangan i-on mo to pag mag-hazard ka. Laging naka-on siya. Kahit sa kanan o sa kaliwa, basta naka-on siya. Saka mo pipindutin ito para mag-hazard siya. Yan. Pag in-off mo naman to, matitira lang sa kanya kung saan naka-switch yung kanyang signal light. Yan. Guys. Ngayon, kung kailangan mo naman mag-hazard, pipindutin mo lang to habang naka- signal ka sa kanan, pipindutin mo to. Ayan, naka-hazard na ulit siya. So, ganun lang guys, kadali. Bali, pag nasa takbo ka naman at naka-hazard ka, kailangan mong liliko ng kanan. So, i-signal light mo lang to pa kanan. Then, i-off mo to. So, magsisignal siya sa kanan. So, parang automatic na din guys, diba? Kung naka-hazard ka ulit, liliko ka pa kaliwa, yan.
i-switch mo lang ito pa kaliwa. Then, i-off mo yung hazard. So, ayan. Turn left na yung kanyang signal light. So, ganun lang kadali, guys. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki or bibili pa ng hazard switch. Tsaka yung additional relay dahil kayang-kaya naman ang kanyang stock relay. Lalo pag yung signal light ay papalitan mo na ang LED. Mas tipid yun sa kuryente. So, hanggang dito na lang, guys. Sana nakatulong sa inyo kahit papano. At sa mga di pa nakakapag-subscribe ay subscribe nyo na po para sa updated tayo sa mga susunod nating mga video. So, hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. Bye-bye.